Sa madaling salita, ang kasalanang binabanggit na wala ng alay na maihahandog pa ay ang pagbabaliwala sa ginawang paghahandog ng Diyos sa buhay ng kanyang bugtong na anak at pagbububo ng dugo nito sa krus ng Kalbaryo. Na kung sakaling sadyang gawain o sadyang ginagawa ay wala ng kapatawarang maipagkakaloob pa at wala na ring hain na maaaring maging lunas sapagkat ang lahat ng nararapat gawain patungkol sa kasalanan at kapatawaran ng tao ay natapos na at nagawa na. Hebrews 9, chapter 9 verse 12, hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Kapatid, kung ikaw ngayon ay isa sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, kumilala na sa kanyang dugo bilang siyang nagpabanal sa iyo at naniniwala na ang kaligtasan ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, ay nangangahulugan na hindi ka na yumuyurak sa anak ng Diyos. Inaari mong banal ang dugo ng tipan na dugo ng Panginoong Hesus na nagpabanal sa iyo at hindi mo na inaalipusta ang espiritu ng biyaya. Nangangahulugan lamang na kailanman ay hindi mo na maaaring magawa ang binabanggit na kasalanang ito sa Hebreo 10:26. Hindi mo na magagawa kahit kailan ang kasalanang ito na sinabing wala ng alay na maihahandog pa. Kaya't mabuhay ka sa katiyakan ng iyong buhay na walang hanggan na hindi na magwawakas kahit kailan. Kung sa oras naman na ito ay sinasabi mo, Pastor, ngayon ko lamang ito na unawaan. Sumasamba ako sa Diyos, nagsisimba ako at nananalangin, ngunit hindi tanging si Jesus at ang kanyang ginawa at ang kanyang dugo ang inaakala kong daan ng kaligtasan. Ang totoo ay inaakala ko na ang paggawa ng mabuti ay ang daan ng kaligtasan. Inaakala ko na marami pang pangalan ang nararapat kong tawagin upang makatiyak ng buhay na walang hanggan. Nais ko pong makaunawa pa, nais kong magsimula na maniwala at manampalataya sa kanyang salita. Nais kong tagapin ang sinasabing buhay na walang hanggan. Kapatid ko, sa oras na ito ay katulad ng sinasabi ko kanina, naunawaan mo na si Jesus ang daan ng kaligtasan. Ikaw ay wala nang dapat ipag-alala. Pero kung hindi pa natin ito nagagawa, wala rin tayong dapat ipag-alala. Sapagkat napakadali lang naman na lumapit sa Panginoong Jesus. Napakadali lang namang manalangin. At sa oras sa ito ay pwede natin itong gawin, pwede nating ipanalangin ito. Tanggapin mo na ito ay personal panalangin. Ako po ay mananalangin, pwede kang sumunod habang ikaw ay nandiriyan sa iyong kinalalagyan, kinakaupuan. Manalangin tayo sa harapan ng ating Diyos na hindi natin nakikita pero nakakakita sa atin. Sabihin lang po natin, dakilang Diyos, inaamin ko na ako'y makasalanan. Nakahiwalay sa iyo, patay sa espiritu, at nasa kapahamakan. Subalit ngayon ay ipinapahayag ko na si Jesus ang Panginoon. Siya ang namatay, siya ang inilibing, at siyang binuhay mong muli upang ako ay mapatawad, mapawalang sala, maligtas, at maging matuwid sa iyong paningin. Kinikilala ko ngayon na ang Panginoong Jesus lamang ang tanging katotohanan
ang tanging buhay at ang tanging daan patungo sa iyong kaharian. Salamat sa kapanganakang muli. Salamat o Diyos sa iyong salita. Salamat Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Panginoong Hesus, panahanan mo nga po ako sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong Santong Espiritu. Salamat po Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Katulad po ng dati, at alam naman natin na ito'y napakahalaga, isusunod po natin ang paghahati-hati ng tinapay. Mangyari po na ihanda natin ang ating mga elements, at pagkatapos po noon sa mandali ay dadaos po natin ang ating communion.